Yes, good afternoon po sa atin lahat, lalo na kay sa kaibigan po natin, si Ate Loli. Ayan. Loli Acosta. Si Kuya Mark kasi. At saka sa ating mga followers sa Facebook, sa YouTube, dito po sa DWIZ, mga followers dito, mga listeners. Ito yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. We call you Kuya Mark, yes. Para talagang... Actually, yun ang pakala ko dati. Kinagamit ko yan in all my activities. Mm-hmm. Not Attorney Mark, but it's Kuya Mark. But syempre, by profession, siya po ay counselor at lawyer. So, yun po yung ating gustong talakayin ngayon dahil meron po tayong magiging kapanayam, Kuya Mark, tungkol to sa insurance. So, maintindihan natin, ano nga ba yan? Investment ba yan? O walang mangyayari kung insured ka? O anong assurance mo na secure yung whatever. Give us a backgrounder muna. Ano po ba ang insurance? Ang insurance kasi, parang may isang company na nag-assume ng risk. Okay. Kasi, everybody kasi sa atin dito, every activities, may risk involved. Right. But yung risk, yun ang may company na mag-assume ng risk. Mm-hmm. Maraming kasing mm-hmm. insurance, may sasakyan, right. Auto insurance, may home insurance, yung mm-hmm. sasunog, mga mm-hmm. ganyan, may fires. Business insurance. At may non-life, may life. Yun tinatawag na life and non-life. Right. But don't forget na itong insurance, this is not investment. Ah. Dami nagsasabi, insurance is an investment. No, it is not an investment. Hindi pala, see? Kasi yung investment kasi, yung... Ibig sabihin ng investment kasi, nagbibigay may ng income. Pera sa'yo. Somehow, meron kang kukunin. Yan. Itong insurance, income. Hindi nagbibigay ng pera sa'yo. Ano kung pala? Hindi, nagbibigay ng protection sa'yo. Okay. Okay. Iba yun. Ibig sabihin, insurance is a protection, mm-hmm. but it is not an investment. Yes, ayan, malinaw po. For example, life insurance, may namatay. Alright. Ang insurance company, magbabayad. Mm-hmm. Assuming health insurance, pag nakasakit ka, bibigyan mm-hmm. ka ng insurance, may magbayad sa iyo ng for the health expenses. Mm-hmm. So, nagastos mo sa hospital. But may mga bagong product tayo ngayon na mm-hmm. may combination of protection okay. and investment. Ah, okay. But still, the objective mm-hmm. is still protection. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na VUL. VUL. Variable Universal Life Insurance. Ayan, Variable Universal Life Insurance. Right. Ito yung certain percentage of your insurance, mm-hmm. yun ang magbayad ka ng tinatawag na yung para magbayad ka ng sa premium. Okay. Magbayad ka ng premium. Universal, certain percentage. Universal. But certain percentage, i-invest yun sa stock market. Okay. I-invest yun ng mga company. Mm-hmm. So, ikaw mamili kasi maraming investment. May tinatawag na high risk, mm. may medium risk, may low risk. Right. A high risk, mostly yung mga stock market, yun ang high risk. Mm-mm. Yung medium risk, yung mga government bonds, okay. mga corporate bonds. Yun ang mga medium risk. Mm-hmm. Then yung mga low risk, yung tinatawag na special deposits. Special deposits. Yung mga money market. Okay. Money market fund. Mm-hmm. So, parang common. Oh, money market, ibig sabihin yung lahat ng mga bumibili ng insurance, lahat mm-hmm. ng funds nila mm-hmm. ipasok sa isang special deposit. Then may agreement ang insurance company at saka yung bangko na magbibigay mm-hmm. ng mataas na interest. Ah, that's why special deposit. So yun ay yung pag-yield na medyo mataas. Oh, mas mataas 'yun. Mm-hmm. So ibig sabihin, ang tanong dito, kailangan mo ba ng insurance? Oo. Depende kung sino ka. Ah, okay. Okay, for example, average income earner. Actually, insurance mm-hmm. nagmamatter hindi sa average income okay. earner. Kung hindi, ilang taon ka na? Ah, okay. Sa age. Ilang taon ka na? Kasi the more na bata ka, more ang insurance. Ah, okay. Oh, the more na tumatanda ka na, mahal ang insurance. Mahal. Bakit po? Kasi okay. malapit ka na kunin ni Lord. So, kailangan. So, actually, yun ang essence. Okay, number one is, bata ka pa. Number two, sino ka ba? Sino ka ba? Ano bang status mo mm-hmm. sa family mo? Mm-hmm. If you are a breadwinner, you okay. need insurance. Ah, okay. But kung if you are single, wala ka namang binubuhay, mm-hmm. hindi mo kailangan insurance. Mm-hmm. Kasi for example, breadwinner ka, assuming mawala ka, mm-hmm. paano yung mga binubuhay mo? Anong who will take care of them? Yun ang tinatawag na protection. Kasi for example, you are the breadwinner. Bigla ka lang nasagasaan. So, example, ha? Asawa mo, anak mo, so, nag-aaral. Paano yung asawa mo? Paano mm-hmm. yung pamilya. Anak mo? Mm-hmm. Nag-aaral, kumakain. Right. Mm-hmm. Yun ang tinatawag na protection. Mm-hmm. For example, single ka.
Kung assuming mawala ka, masakasaan ka. Huwag naman. Sino bang may pake sa'yo? Wala naman masyado. So, ibig sabihin, hindi masyado effect, walang masyado maepektuhan. Uh-huh. May maepektuhan, emotional, umiyak yung nanay mo, right. Umiyak yung girlfriend sila. Mo, uh-oh. Umiyak yung boyfriend mo, uh-oh. Emotional affected. But ang tinatawag ko dito, protection. May financial, may financial, kung ba tinatawag na, naepektuhan financially. Financially. Kasi for example, yung breadwinner, mawala. Mm-hmm. Malaking problema sa pamilya yan. Right. Emotionally, mm-hmm. problema. Mm-hmm. Financially, problema. Problema. Pagkain, problema. Problema. Education, mm-hmm. problema lahat. So, yun ang, yun, doon papasok ang insurance. Ang insurance. So, yung age mo at sino ka sa lipunan, kung breadwinner ka, ano pang pangatlo? Normally, yun ang dalawa. Dalawa. Okay. Then, pangatlo, if you have extra income. Extra income. Kasi, yes, kasi yung insurance kasi, it's an expenses. Expenses. Hindi siya investment na pag ipasok mo dyan, tutubo. Hindi ganun. Protection yun. Okay. Protection, but of course, because of the modern mindset natin ngayon, may combination na ng investment at saka protection, yun ang VUL. Mm-hmm. But still, the primary objective of insurance is protection. Ibig sabihin ng protection, kung magkasakit ka, may huhugutin ka. Mm-hmm. Assuming masagasaan ka, maputulong kamay mo, may huhugutin ka. Assuming wala kang trabaho, paano yan? Yan ang sasagot ang insurance. Okay, tatanungin natin, Kuya Mark Tol, itong ating OFW advocate, napakadami ng kanyang naging samot-samong problema sa insurance. Ano? Sabi mo nga, protection yan, hindi yan, expenses yan, hindi yan investment. So let's welcome sa ating programa Sunod na Bayan sa Legal Mind segment, no less than Caroli Ocampo, ang tinatawag na warrior ito eh, kaya palaban to. Go ahead at greet ka muna, Caroli. Caroli. Maganda hapon po, Miss Loli, tsaka po si kay Attorney Mark. Oh yes, Kuya Mark. Let's call me Kuya Mark. Si Kuya Mark siya. Kuya Mark, opo. Tsaka sa mga tagapakinig po ng Sulong na Bayan sa DWIZ 88. Alright. Ano po yung talagang nagiging problema? We won't name names kung pwede muna, ano? We will tackle this issue na iyong ilalapit. Generalities lang. Ano ang insurance, anong kahalagahan nito, at paano ka, let's say, meron kang naging problema, yung problema lang, issue-based. Go ahead po, Caroli. You're talking of prudential life po ba? Well, kung ano man yung naging problema mo sa isang insurance company, we will not name names muna kasi we want to protect them. Oo. Diba? Ano yung talagang naging problema? Go. Yes. Yung pong sa pre-need po. All right. Okay. Pre-need po ito eh. Pre-need companies na covered po by the pre-need code. Okay, yung pre-need company dalawa. Actually nag-ano po ito, nag-undergo una ng rehab, then placed under conservatorship, then na-liquidate po. Okay. So, ang nakita po namin isang problema dito doon sa kanyang mga trust funds na managed by several big banks po. Okay. So, maraming ipinasok na mga land and buildings po. Okay. Na imbis na mag-generate ng revenue, nag-incur pa po na expenses. Okay. Sasagutin po natin yan, ha? Mm-hmm. Iba yung pre-need, iba yung insurance. Okay, insurance is actually regulated by the Insurance Commission. I see. Unlike pre-need, is regulated by the SEC, Securities and Exchange Commission. Mm-hmm. So iba po 'yon. Okay? So iba ang mas mahigpit ang protection. Actually mas mahigpit ang tinatawag na protection sa batas and regulation sa batas sa insurance compared yung mga regulation sa tinatawag na SEC. Same ito sa yung tinatawag na mutual funds and UITF. Kailangan natin malaman to, itong mutual funds and UITF, iba yung nag-regulate yan. Yung mutual fund is actually regulated by the SEC. UITF is regulated by the Central Bank of the Philippines. What's UITF? A Unit Investment Trust Fund. Investment Trust Fund. Okay, parang
pool of funds po yun eh. Ibig okay. sabihin ng pool of funds, for example, lahat ng mga Lupo. Investors, Mm-mm. kumukuha ng mga, bumibili ng stocks, bumibili right. ng bonds, mm-hmm. i-pool po lahat yan, mm-hmm. ipasok sa isang investment na ang mag-regulate ng investment na yan is the SEC, pag mutual fund, then the central bank, pag UITF. In this case, yung mga yung pre-need, for example, yung isang malaking company, yung college, about college, yan, yung isang college na parang nalugi yata yun. Mm-hmm. So, pre-need din yun. So, regulated yun ng SEC. So, yun ang problema kasi hindi nila na-anticipate na yung tuition ngayon, iba ang tuition after 5 years, after 10 years. In fact, based on the study ng Commission on Higher Education, yung tuition fees pa lang ha, mm-hmm. we are talking about yung pagkain, mm-hmm. damit ng mga bata, libro, we are only talking about the tuition fees. Yung tuition fees ang increase dyan per year nasa mga 5 to 10%. Mm-hmm. 5 to 10% per year. Then if you put your money in the bank, it's only 0.75% per year. Okay. Mm-hmm. Then dito naman tayo sa mga mutual fund, UITF, depende yan. May iba dyan 3% per year, mm-hmm. may iba 5% per year. Hanggang 7% per year, depende yan sa market. Mm-hmm. But in this case, maganda ba yung tinatawag na anong may binanggit siyang isang company? Pre-need. It's a pre-need company of what is normally college yan eh. College ba yan? College yan, education? Lahat po. I think may high school, may college. Ibig sabihin, education. Mm-hmm. So hindi na anticipate, yun ang problema yata nung panahon na pag-open. Kasi sikat na sikat ng negosyo na yun eh. Right. Yung pre-need. 2009. No, sobrang sikat yan. Hindi nila na-anticipate ang tuition fees. That's why, kahit na ang tuition fees, nag-increase lang ng 5%, tapos yung mga lahat ng mga investment mo, 5% per year. Affected. We are talking 5% per year lang. Malit lang yan. Malit lang. Reasonable. Tapos yung mag-invest ka, then ilagay nila sa special fund. Ng interest is only 2% per year, 3% per year. Lugi na. Lugi na. So, hindi siya, para siya, they're promising false hope. Right. Parang pinaasa yung tao, then nag-promise sila ng buwan na hindi nila kaya abutin. Nag-promise sila ng buwan na lahat ng mga stars. Mm-hmm. The moon, the sun, the stars. The moon, the stars, hindi pala kaya abutin. Because, based on reality. Realidad eh, tumaas lahat eh. Kailangan kasi na dapat may regulation din yan, yung control din sa tuition fee increase. Mm-hmm. Kasi kung hindi natin ma-regulate yan, yung tuition fee increase, yes, may regulation, but hindi masyadong mahigpit. Kasi mm-hmm. bakit kaya ng mga schools na nag-increase ng tuition fees 5%, 6%, mm-hmm. may iba dyan 10 hanggang 12%. Right. So, per year, mm-hmm. per year, tapos yung assurance fund mo dyan, yung mga pre-need plan, mm-hmm. 2% per year lang increase, hindi talaga kaya. Mm-hmm. So that's why they are proper, may regulation, may reservationship sila, receivership. Para ibenta yung lahat ng mga properties nila. Then para ipamigay yun sa mga investors. Parang ganyan nga nangyari, di ba, Caroli? Nagtayo sila ng panibagong kumpanya. Pero wag na natin magitin siya ng ala na yun. Apo, ang nangyari pa po dito sa pre-need company na to, mm-hmm. nagpautang sa mga sister companies niya. Okay. Mm-hmm. Yung mga pautang kasi, hundreds of millions of pesos po. Yung mga pautang kasi, walang interest po. No interest. Ako yung interest, yung problema. Okay. Mm-hmm. Breach of trust na po yan. Kasi, breach of trust. Kasi kung nag-invest ka ng isang bagay, for example, pre-need plan, mm-hmm. nagbigay ka ng cash mm-hmm. doon, oh. binigyan mo sila ng authority na invest yung funds mo para lumaki. Okay, yun mm-hmm. ang purpose mo. Mm-hmm. But hindi ibig sabihin na gamitin yung pera mo for their own benefit. Mm-hmm. Gamitin nila ang your cash, gamitin nila ang funds mo para kumita. Mm-hmm. Hindi para sila yung makabenefit. Sa sariling, in this case, kung nagpautang yung sister company, there is actually breach of trust. Okay. Why there is breach of trust, mm-hmm. Caroli? O, bago mo sagutin yan, bakit may breach of trust, Caroli? Ipapaliwanag yan, but we have to pause for our break. Standby ka, Caroli, ano? Philippine Standard Time is 3:31 in the afternoon. This time check is brought to you by BPI. Ready today, ready tomorrow. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Subaybayan ngayong October 1, ikatatlo ng hapon, ang hashtag Bayanihan Matters. Help build back a better Philippines sa Sulong na Bayan.
kasama sina BPI Foundation Executive Director Owen Camayo at Loli Acosta upang talakayin ang konsepto ng insurance at kung paano matutulungan ng BPI PhilAm ang kanilang policyholders at mga taong interesado makakuha ng insurance plans para maprotektahan ang kanilang mga sarili, pati na rin ang kanilang mga mahal sa buhay, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Ibabahagi rin dito ang iba't ibang mga programa ng BPI Foundation na nakatutulong sa iba't ibang komunidad. Eto na mga suki, fresh na, garantisado pa. Ang gusto ko sa chicken ko, masarap malamaan, malinang lam, sariwat safe. Magnolia! Pala chicken ko more. Sigurado! May kalidad na chicken tong timbang, sigurado. Exacto! Magnolia chicken, pambansang manok natin to. Magnolia chicken, salyado, sigurado ka. Magnolia. Sa Magnolia Chicken, selyato sigurado ka. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpapalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Patron. Patron knows you deserve only the best. Sinusuyod ng buong personal ng DWIZ News at Public Affairs ang buong kamay nila upang mayatid ang mga latest na kaganapan. Mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIZ Balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Ani madang libong mga informal settlers na tulungan ng DOLE ngayong panahon ng pandemya. Detalye ng balita mula kay 17 Joppel Peleño. Palang ipatupad ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Nang tumama ang COVID-19 pandemic, umabot na sa mahigit 604,000 informal workers ang nabigyan ng tulong at nagkakaroon ng mapagkakakitaan. Sa laging handa public press briefing, sinabi ni Atty. Maria Karina Perida Trivilla, Director ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns, na karamihan sa mga natulungan ng programa ay pawang mga vendors, mga self-employed chuper na nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya. Sa nasabing programa, magtatrabaho ang isang benepisyaryo ng 4 oras kada araw sa loob ng 15 araw kapalit ng minimum na sahod sa kanilang rehiyon. Ilan sa itinokang trabaho sa mga ito ay ang disinfection sa kanilang sariling tahanan at barangay, paglilinis ng baradong estero, paglilinis ng kalat, pagkukumpuni o minor repairs sa mga evacuation centers at paaralan, basic services o pagbibigay ng tulong at personal protective equipment tulad ng mask sa kanilang mga kabarangay. Ito si Patrol 17 Joppel Peleño, nag-uulat para sa MP lang may tonong lakas, DWIZ. Kala kodo ng DPWH para sa 2021, tumaas ng 50%. Detalye ng balita mula kay Patrol 7, Jill Resonto. Tumaas ng 85 billion pesos o 15% ang pondo ng DPWH para sa 2021. Sa budgeted presentation sa Kamara, sa aming DPWH USEC Catalina Cabral, naabot ng 667.3 billion ang pondo ng DPWH sa sunod na taon, na mas mataas kumpara sa 581 billion na pondo ngayong 2020. Sa budget ng ahensya, 643.175 billion ang alokasyon sa capital outlay, 14.118 billion sa maintenance and operating expenses, MOE, 9.182 billion sa personal service. Sila naman ng operation budget ng ahensya, 180 billion ang inilan para sa pagkasayos ng mga national road at 84 billion naman sa mga major flood infrastructure projects. Abot naman sa 252
1.2 billion ang halagang nailabas ng DPWH para sa pandemic mula January hanggang July 2020. Ito si Patrol 7 na Jill Res, ang ulat sa himpilang ito ng DWIZ. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website, DWIZ82AM.com, at sa aming Twitter account at Facebook page, DWIZ82. Ako po si Ashley Jose. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas tunong pagbabalita. DWIZ Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Patron. Patron knows you deserve only the best. Subaybayan ngayong October 1, ikatatlo ng hapon, ang hashtag Bayanihan Matters. Help build back a better Philippines sa sulong na bayan. Kasama sina BPI Foundation Executive Director Owen Camayo at Loli Acosta upang talakayin ang konsepto ng insurance at kung paano matutulungan ng BPI PhilAm ang kanilang policyholders at mga taong interesado makakuha ng insurance plans para maprotektahan ang kanilang mga sarili, pati na rin ang kanilang mga mahal sa buhay, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Ibabahagi rin dito ang iba't ibang mga programa ng BPI Foundation na nakatutulong sa iba't ibang komunidad. Si Ms. Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Right, nagbabalik po muli at napakabilis ang oras. Siyempre, nandito po rin tayo sa ating segmentong Legal Minds with Kuya Mark Tolentino. Okay, no, before the break, Kuya Mark, tinatanong ni Caroli nga yung, ay, ikaw pala nagsabi, breach of trust, Caroli. Breach of trust yan. Kasi, bakit trust? Kasi, when you buy an pre-need plan, okay, ibig sabihin, base yan sa tiwala. Kung wala kang tiwala sa isang company, hindi ka bibili. That's very basic. Okay. Kasi you presume na kung bumili ka ng isang pre-need plan, naka-secured na yung future education mo sa mga plano. For example, bumili ka ng pre-need plan for education. Binili mo in 1980. Okay. Kaya ang plano mo, gagamitin mo yan sa after 30 years. College. Oh, example, binata ka pa, okay, wala ka pang anak, tapos gagamitin mo sa future na anak mo. Right. Okay, hindi pa wala ka pang anak, ha? Future. Mm-hmm. So, ibig sabihin, safe na yung education ng anak mo. Assured na meron. Assured na. So, ibig sabihin, may tiwala ka. Right. Okay. Mm-hmm. So, but a problem kung hindi ka mabayaran. Yan. So, number one yan. Mm-hmm. Kasi, possible hindi ka nabayaran because of the situation sa market. Mm-hmm. Ang problema, if the funds na invest mo, pinautang sa company ng isang pre-need plan sa sister company na hindi kumikita. Lugi. Lalo na the fund na yung binigay mo sa pre-need plan, mm-hmm, pinagkatiwala mo lang sa kanya yan kasi gagamitin mo yung fund na yan sa in the future. So, ibig sabihin, pwedeng gamitin yan sa isang pre-need plan company, pwedeng gamitin yan pang-invest, pamuhunan for the investment para kumikita, hindi malugi, or at least ang purpose doon, maka-benefit yung owner ng money, hindi for the benefit ng insurance company or pre-need company. Parang ganun yan. Tama, Caroli? Oo, ganun po nangyari. At marami pong kumpanya to. Ang pagpapautang po, daang milyon. Okay. Right. So, daang milyon po yung aggregate po. So actually, yung pag-invest mo kasi sa isang company, parang kuan yan eh, parang tinatawag na deposit yan eh. Mm-hmm. Okay? Like in the bank, if you deposit money in the bank, yung cash na dineposito mo, automatic na yan, yung ownership ng pera na yan, automatic na sa banko. Banko. So ibig sabihin, ang banko may authority na gamitin niya yung pera mo. Mm-hmm. Okay? Provided that they will pay you certain interest. Mm-hmm. Okay? Kasi ang depositor bank relationship is based kasi yon on creditor debtor. Nangungutang at saka nagpapautang. Ibig sabihin,
if nag-deposit ka ng pera sa banko, pinautang mo ang banko. Mm-hmm. Kumikita ang banko kasi ang interest, if you deposit money to the bank, 0.75%, mm-hmm, pinautang mo ang banko. Mm-hmm. I-deposit, for example, nag-deposito ka ng 10,000. Okay. Pinautang mo ng banko ng 10,000. Mm-hmm. But ang interest ng banko of your money is only 0.75% per annum. Isang taon? Tapos, di ba, tapos may tax pa yan. Income, mm-hmm, tax pa yan, ha? But, for example, holding, kung mag-loan ka sa banko ng bahay, mm-hmm, kotse, magkano ang interest? Mm-hmm. Ang interest is 6% per annum, 10% per annum, up to 12% per annum. Ibig sabihin, ang laki ng kita, mm-hmm, ng banko. Imagine, 0.75% per annum ang, mm-hmm, ang bayad nila sa'yo, tapos yung pera mo, ginagamit sa banko para ipautang sa iba, ang kita nila 10 to 12% per annum. Mm, medyo in, wala yun. So, ibig sabihin, more than 1,000%, 2,000%. Nako. Medyo, papag-aralan natin ito. Ano yun, Caroli? Go. Ang problema po dito, ito po nangyari na. Actually, inimbestigahan po ito ng Kongreso. Mm-hmm. Pero wala pong ano? Action. Wala pong of recommendation course na paila ng kaso kahit na sino. Mm-hmm. At ang, sa Senado po, mayroong dalawang senador nagpasa ng resolution to have this investigated. Pero, mm-hmm, hindi rin po ito inimbestigahan, okay, ng Senado. I-explain ko po, ha. Bakit ano ba yung role ng congressman? Anong role ng isang senador, mm-hmm, in doing investigation? Mm-hmm. In doing investigation is not for in aid of prosecution. Yeah, not prosecute. The purpose of the congressman na mag-imbestiga in aid of legislation. Para mabuo yung ibig batas sabihin, mm-hmm, kumukuha sila ng impormasyon para magamit nila sa paggawa ng batas. Mm-hmm. Hindi kumukuha sila ng impormasyon para they will act like a fiscal. Mm-hmm. Hindi naman sila fiscal. Mm-hmm. Ang role ng fiscal is to do prosecution. Mm-hmm. Ibig sabihin to masampahan file a case kaso to the court. Right. Ang si congressman, si senador, mm-hmm, they conduct investigation, mm-hmm, para magamit nila yan, para baguhin nila ang batas. For example, ngayon, may investigation sa PhilHealth. Right. For example, may, mm-hmm, investigation sa PhilHealth. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na si congressman gusto nilang kakasuhan, ipakulong, mm-hmm, si yung presidente ng PhilHealth, yung mga board, uh-huh, of directors ng PhilHealth. Hindi. Nag-conduct na ng investigation para baguhin, baka, mm-hmm, possible, baguhin nila ang batas sa PhilHealth. Right. So yun ang ibig sabihin ng role ng congressman, because we are in a democratic presidential system, may separation of power. So, iba ang power ng presidente is to execute the law. And ang trabaho naman ni congressman, ni senador, is to make the law. Mm-hmm. Ang trabaho naman ng Supreme Court at mga justices sa judiciary is to interpret the law. Eh, sino magpapataw ng batas? Ay, ng parusa? Ito, yun ang role ng to execute the law, the president. Ayan. But ang for example, ha, si congressman gumagawa ng batas. Okay. Ang trabaho ni judiciary, mm-hmm, interpret nila ang ibig sabihin ng batas na ginagawa ni congressman. Mm-hmm. Sila ang magbasa. Mm-hmm. Basahin nila ang, mm-hmm, batas na yan and i-interpret nila, mm-hmm, pursuant sa ibig sabihin na gawa ni congressman. Ah. But ang mag-execute, for example, ipakulong, ganyan, ipasara, si ang executive ang department. Okay, the president of the Philippines being the, mm-hmm, commander-in-chief and the head of all the executive departments, uh-huh, of the agency, mm-hmm, ibig sabihin, siya yung may mandate sa, mm-hmm, lahat po ng government agencies. Uh-huh. Okay, so lahat, ma DTI may yan, ma, mm-hmm, DILG may yan, ma DOJ may yan, mm-hmm, because he is the chief executive, mm-hmm, CEO siya ng corporation ng isang, mm-hmm, government. Mm-hmm. Government is like a corporation, but the CEO is the president of the Philippines. Eh, in this case, Kuya Mark, at saka Caroli, yung binabanggit mo ang pangalan, ano, yung Insurance Commission, ano naman ang role? Ang Insurance Commission is to regulate all lang insurance business, mm-hmm, and related thereto. Mm-hmm. For example, ano ba yung mga na-regulate ng insurance? Policies. Oh, example, mga
policies, okay? Policy, of course, pursuant yan sa Insurance Code of the Philippines, okay? Mm. May batas tayo dyan. Meron eh. Insurance Code of the Philippines, matagal right. na batas tayo. Well, hindi naman na-implement. Oh, okay. Tapos, ang 2009 example, yun eh. May mga insurance na company na nagbebenta ng insurance. Mm-hmm. Yung insurance kasi, hindi naman based yan sa agreement ni buyer at saka ni company. Mm-hmm. Kung bibili ka ng insurance, may nakagawa ng pro forma policy. May template. Hindi mo na pwedeng baguhin yun. Mm-hmm. Kasi yung pro forma policy, pina-approve nila yan sa insurance commission. I see, sa IC. So, hindi yan ordinary contract na magkasundo si buyer at saka si insurance company. Baguhin nila yung deed of sale, baguhin nila yung ordinary contract, yung loan, gano'n. Hindi gano'n. Kasi naka-pro forma na yung policy ng insurance na approve yan sa insurance commission. So, dun sa kaso nyo, Karoli, ano na ang update? Kasi na-rehab ka. Lumalabas po kasi hindi... Yung kasing insurance commission, hindi niya po ipinatupad yung pre-need code in the case of this company. Ayun. Yes, of course. Kasi yung mga pre-need, mga ganyan kasi, doon na yan pinasa sa CC. Kasi na-transfer po yung jurisdiction ng mga pre-need companies from the SEC to the insurance commission in 2010 because of the pre-need code. Okay, pero yung pong insurance commission nung panahon ni Commissioner Dook, hindi po ipinatupad ng maayos po yung batas. Allegedly. Yung pong kanilang oversight powers po. Hindi nila in-exercise. Hindi nila in-exercise yan kasi they are focusing on the insurance and maybe I cannot talk about them kasi hindi naman natin sila kilala. Sure. Okay, pero yun nga po yung sa akin. Actually, yung pong purpose ko in bringing this up is for our government to inquire once again dito po. Kasi nandyan po yung mga audit reports po maganda, ng SDB. Mas maganda yung mga na-biktima, yung mga investors na tingin nila, they will file a case against this whatever company. I-demanda nila ng large-scale staffa. Ayan. Okay, bago mo sagutin yan, kung kayo ay nag-file na, we have to pause for a quick commercial break ulit, Karoli. The Philippine Standard Time is 3:48 in the afternoon. This time check is brought to you by BPI. Ready today, ready tomorrow. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Subaybayan ngayong October 1, ikatatlo ng hapon, ang hashtag Bayanihan Matters. Help build back a better Philippines sa Sulong na Bayan. Kasama sina BPI Foundation Executive Director Owen Camayo at Loli Acosta upang talakayin ang konsepto ng insurance at kung paano matutulungan ng BPI PhilAm ang kanilang policyholders at mga taong interesado makakuha ng insurance plans para maprotektahan ang kanilang mga sarili pati na rin ang kanilang mga mahal sa buhay lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Ibabahagi rin dito ang iba't ibang mga programa ng BPI Foundation na nakatutulong sa iba't ibang komunidad. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Alright, basahin ko muna, Karoli, ha? Nag-greet sa atin si Borja, si Jerry. Top fan natin yan. Hello, hello po. Nakikinig at nanonood siya. Si Miriam Rodriguez, ganyan din, insured daw siya for life. At si Jocelyn Lumidas. At ganyan na rin si Ricky Bermejo Kaliwan. Good afternoon daw, Attorney Mark at tayo. So, okay. Alright. Magandang hapon. Mayong hapon sa ato mga suking tigpaminaw. Ayan. Suking tigpaminaw. Because malay ko na sabi suking tigpaminaw. Parang suki, ano yun, loyal listeners. Fan. Okay. Kasi may program din akong Bisaya. Ayun. Okay. Kaya may program na Bisaya din sa In Mindanao. Ayan. Every Saturdays may program po tayo din. Oo. Nakikinig sila. So, maayong bundag po. Si Hazel Lamutan. From Africa. Kuya Mark. Hello, kung anong oras man dyan, mag-iit kayo, stay safe. So before the break, Karoli, tinatanong ni Kuya Mark Tol, kung ikaw ay nag-file na o kayo sa inyong hanay ay nag-file na ng kaso against this company. We won't name him, but again, in the spirit of fairness and objectivity, kayo po ay nabanggit namin earlier, kayo ay pwedeng tumungo or tumawag sa amin, bukas na bukas po ang linya ng ating komunikasyon para naman mamigay namin ang inyong pahayag. So go ahead, Karoli. Wala pong filing ng large-scale staffa na nangyari. Okay. Siguro, principally because yung pong mga plan holders na nagahabol ay natutok na po doon sa liquidation. Doon po sa pag
yung pag-recover ng whatever was left of their money. Mm-hmm. Yung liquidation, tapos na ba yung liquidation? Halos winding up na po yung liquidation, pero ang problema nga po dito, mukhang hindi po nagkaroon ng maayos na pag-atupad. Okay, so dito po sa liquidation na ito. So sino government agency? Yung po kasing, anong government agency po, ang nag-handle about sa liquidation? Insurance Commission din po. Okay, so Insurance Commission po. Magpaganda, you need to go to the Insurance Commission, i-check nyo ito kung ano na status. Kasi iba kasi yung tinatawag na pangolekta, iba yung nabiktima ka sa panuloko. Iba yun. Yung liquidation, receivership, ang purpose nyo dyan is to collect money. Mm-hmm. To collect yung in-invest ninyo na mabalik sa inyo. But iba yung panluloko. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung pag-pangolekta, liquidation sa insurance commission, sa SEC ba yan, kung nalipat na sa insurance commission, ang purpose ninyo is to collect. Mm-hmm. Iba yung to collect and iba yung kumukuha kayo ng hustisya, mm-hmm, kasi niloko kayo in a large scale platform. Iba yun. Mm-hmm. Opo. So, ayan, si Kuya Mark can help you out. Kasi, ayan, malinaw, ano, para maintindihan natin, Karoli, saan na kayo ngayon? Sabi mo nga, meron ng kaso, large scale, pero hindi naman pala inaksyonan, o anong ahensya yan? Nandito yung ating serbisyo para... Alam ko mukhang may nag-attempt po niyan, kaya lang, siguro, isa na rin siguro po yung gastos. Mm-hmm. Actually, in filing a case. Pag-file ng kaso. Okay, just to educate you, go ahead. Okay, ang pag-file ng kaso, may filing fees. Fine, but only pag-filing fees, pag-civil cases. Mm-hmm. Pag criminal case ang i-file mo, wala siyang filing fee. Okay? So, pwede kayong pupunta sa NBI, sa NBI, sa Anti-Fraud Division ng NBI, mm-hmm, sa Anti-Fraud Division ng PNP, mm-hmm, or you can go directly file a case to the DOJ sa Fiscal's office to file a case. Mm-hmm. And walang filing fee. Libre yan. Libre pa yan. Walang bayad yan. So, ang kung may gagastos kitchen ka dyan, of mga course, pasayox. Pasayox mo yung mga dokumento. Mm-hmm. Pamasahe mo. Mm-hmm. Maybe, kumuha ka ng abogado. Mm-hmm. But filing fees alone, walang pumayad yan. O, ayan, malinaw. So, hindi pa kayo nakakapunta dyan, ka, Rolly, sa NBI po. Hindi na po dahil ganito po. Ito kasing issue po ng nitong company na to. Mm-hmm. I think this is bigger than the Napoles is coming in terms of the amount loss, mm-hmm, to the plan holders po. Mm-hmm. Po. And it is really so unfortunate na yung bagong batas at that time, 2010, ay hindi po napakinabangan dito. We need code. Yung, kumbaga sa palyaktong batas, may konting magagandang provision, pero yung magagandang provision ay hindi pa po ipinatupad ng maayos. Oh, that's where nagkaroon po ng forensic, ako po yung humingi ng forensic report, audit report. Mm-hmm. Noong matawa na yung forensic report, ayaw naman po kami bigyan ng kopya. No, at yan nga po yung subject matter po ng bigyan ng kopya. Hindi po kami binigyan ng May tinatawag sa ating batas na freedom, right to information on matters of public concern. May FOI nga tayo di ba? Mm-hmm. So, policy po yan ng ating government ngayon na FOI. Basta anything about public issues, public concern, including about your about sa batas ng printed plan, mm-hmm, that is your right. In fact, that is your constitutional right bilang isang Pilipino. Mm-hmm. Opo. Siguro po, kasi yan din po yung subject matter po nung letter ko nga sa isang official ng PCO several years ago. I think that was 2016. Mm-hmm. Now, siguro, ang request ko, Ms. Loli, ito po, since nandiyan pa si Commissioner, mm-hmm, Commissioner Dennis Puna, siya po ang IC. Siya ba? Insurance Commissioner. Siya ang Insurance Commissioner po. Okay. I think he should answer. Mm-hmm. Maybe you can invite invite him po. Or write the letter again. Kasi 2016 pa tong sulat mo eh. Oh, tama. Mm-hmm. Sige po, siguro hamunin na lang natin siya na ilabas niya yan o bitiwan niya na yung pwesto niya. Mm-hmm. Oh. Just to prove a point po. All right. Opo, and then
Siguro ito pa po isa, kay Chairman Aquino ng SEC, baka pwede pong magbigay siya ng PDF copies noong lahat ng SGB audit reports tungkol po dito sa kumpanya na to. Yan. They're sama still there. Sandyan po. Opo. I-gagawa ng letter official request. You can go sa SEC at saka sa Insurance Commission. I think they will give naman basta pursuant sa limitation ng batas po natin. Tsaka meron tayong sinasabi 15 days upon receipt. Dapat in-action na eh. Kasi kung i-deny nila, they will respond. Bakit i-deny nila? Yeah, they will also give a reason bakit i-deny nila. Mm-hmm. Hindi i-ignore yung letter mo. Mm-hmm. So, actually, nakakuha po ako ng mga kopya before, kaya lang mga printed copies po yung binigay sa akin. Ang dami kasi. Mm-hmm. And ayun po kasi, I am living in Laguna right now. Naiiwan ko sa Kalaokan po yung mga dokumento. Hindi ko pa nabalikan because of the pandemic. Mm-hmm. Pero if the SEC can supply yung pong mga PDF ng kanilang mga audit reports. Kasi sabi ng batas niya, basta government kasi, kailangan ng sulat. Ito, bakit ganun? Basta every request ng government, put that everything in writing. Black and white. Oh, kahit kumuha ka ng suka, tubig. Sulatan mo. At hindi sila umaksyon, and that's their own lookout. Oh, kasi 15 yan. Days after upon receipt, dapat may action. Humingi ka ng suka sa kusina ng isang government agency, put that in writing. Ibig sabihin, basta any request sa government, it should be in writing. At saka medyo matagal na to, Caroli. July 19 itong sulat mo. So uulitin natin to sa SEC at ganyan na rin sa IC. Ito, I'll write the SEC chairman. To refresh and their the memory, insurance. Diba? Alright. Maraming salamat sa iyong panahon. Siyempre, hindi naman itong huli. Thank you very much, Kim po. Thank you very much po. Slowly. Kuya Mark. Thank you. Thank you, Caroli. Okay, Kuya Mark. Siyempre, nilinaw mo at in-educate mo ang ating mga listeners. Yun lang naman ang ating goal dito sa ating programa Sulong na Bayan. To educate, to inform. Ayan, napakalinaw. Very clear yan. Ang insurance, ha? Insurance is not technically an investment. It is primarily for protection. Protect you. And ibig sabihin, normally, kailangan ka kung sino ka, dapat alam mo kung sino ka bago ka kumuha ng insurance. Mm-hmm. Normally, hindi mo kailangan ng insurance kung ikaw ay single, hindi ka breadwinner, hindi mo kailangan yung insurance. Mm-hmm. Hindi pa muna, but definitely, kakailanganin mo din yan. So, put that in mind kasi eventually, mag-aasawa ka naman, pero ayan, malinaw, sinabi ni Kuya Mark Tol na hindi ito investment. Yes, hindi. Pero protection. Meron na, nag-evolve kasi yun. May sabi evolve mo yung BUL, but may combination ng investment and insurance. But kung gusto mo to maximize your investment, parang BUL, hindi talaga investment yan kung hindi protection talaga yan. Mm-mm. Variable universal life insurance. Okay. So, again, nag-iiba-iba everyday, walang nagiging permanente, no? What do you suggest, Attorney Mark, Kuya Mark? Ano ang dapat na ginagawa ng ating mga sambayanan, lalo na pagdating sa ganitong mga aspeto? With respect to this case, for example, dapat kung may extra money ka, mas magandang may insurance ka. Okay. Kasi hindi naman everyday happy. may panahon some na. Some days you have it, some days you don't. Yeah, so that's why, mas maganda, if you're happy, kailangan magtabi ka ng certain percentage of your money. Ilagay mo sa for your protection. Okay? Hindi kailangan for yourself, pa sa anak mo, sa asawa mo, or the next generation. And maganda sa insurance, lalo na pag yung beneficiary mo, irrevocable. No tax. Walang tax. Walang estate tax. Okay. So, on that note, napakaganda naman balita yan. We have to say goodbye. sa iyong vernacular. By the way, sa itong mga higala, mga igsuon, sa DWIZ, ito yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Please call me landline within Metro Manila, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayong tumawag, mag-text sa 0917-329-5353. Please follow me sa Facebook, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. May hapon, kanatong tanan. Ayan, very well said. Salamat, Tony Mark.